Hi guys! So sa video na to, pag-uusapan natin yung third NFT game na aalamin pa natin and kung saan mag-build tayo ng community. And hopefully, makakreate din ako ng mga tutorials para makatulong sa mga interesado sa game na to. So gusto ko lang magpasalamat dun sa mga sumusuporta dun sa ibang videos natin, lalong-lalo na sa Dragonary. Dahil sa support nyo guys, na-consider tayo as one of the influencers dito sa game na to. So imagine niyo, naghahanap lang ako ng third game. And for this one, magkakaroon tayo ng direct connection with the Monsta Infinite Team. So this is big for us, this is big for you, this is big for the channel. And ibig sabihin lang nun is, magiging aware tayo dun sa mga development ng game na to. So ilo-launch pa lang to sa September. And ngayon, ongoing na yung mga promotional activities din. So sana kung interested din kayo sa game na to, so definitely you can join dun sa FB group na ilalagay ko sa description. And then dun na lang din ako maglalagay ng mga tutorials and we can interact with each other. Okay, so ang topic lang natin dito sa video na to is all about high level muna ng game na to. I've created the presentation para dun sa mga sa roadmap, detailed roadmap. And then at the same time, nag-create din ako ng list of FAQs. And dun sa mga future videos natin, dun na lang natin daanan yung white paper din. So may utang pa ako na white paper dun sa Dragonary. Alam naman natin, we're still waiting for the yung stability ng game na yon. Pero for this one, yun, as one of the influencers din itong Monsta Infinite, so we can already discuss it, okay? Alright guys, so start na tayo. Mag-start muna tayo dito sa roadmap. So yung roadmap nga niya, this August 5 to 18, meron tayong pre-launch giveaway event kung saan mamimigay sila ng inception na Monsta. So guys, punta lang kayo dito sa Telegram nila and makikita nyo dito yung details about it. So there will be 4,088 Inception Monsta na ilo-launch. And then, yung 10 doon, yun na yung ibibigay nila for the early supporters. So ang gagawin lang, you need to join this Telegram group and then Discord. And then, i-follow natin yung Twitter accounts nila. And then, may pinapagawa lang sila na i-share natin, i-retweet natin, and mag-tag tayo ng 3 friends. And then, mag-fill up tayo dito sa form na to. Okay? And then, sa August 19, i-announce nila kung sino yung mananalo. So guys, sobrang okay din to kasi yung amount ng isang super rare, nasa 0.2 BNB daw yun eh. So kung isa-search natin dito, let's say 0.2 BNB. So nasa 4,000 din yon guys. So okay na giveaway yon, di ba? So let's continue. So August 13, ilalabas na yung website and white paper. And as you can see dito sa website, so available na siya. Minsan nga lang nakaka-experience ako ng downtime. Siguro marami ring mga nag-a-access. Pero ngayon available naman siya. Okay? And then yung white paper, ito yon yung sa doc. And we can discuss it later on as we continue to create more contents pa related to this. So August 15, today, meron ngayong CEO interview. Tinatawag nila to na AMA session. Makikita natin yun sa Facebook. So ask me anything. Nililid to ng one of the influencers, si Prof. T-Rex. And alam ko meron din dito mananalo na 10 lucky winners for the giveaway event. And then August 26, whitelisting for pre-sales 1.0. So sa mga bago lang sa NFT gaming, so yun, sinerge ko na rin dito ano ba yung meaning ng whitelisting. So ibig sabihin lang naman ito is aalamin nila yung list of approved and allowed items and participants. So related to dun sa parang IAO sa Dragonary, so initial coin offering or initial asset offering. So dito nila makikita rin yung mga early supporters nila. So kailangan natin mag-join dito. For further details, i-share ko na lang.
Kasi alam ko, given as one of the influencers ng game na to, then may i-share sila na link din na pwede kong i-share sa inyo, guys. September 1, Inception Monsta Barter. So I got information na dito na mag-start na i-sell yung half of 4,000 na Inception Monsta na magiging available. And then September 8 naman, ito na yung pre-sale ng mga nakapasok doon sa whitelisting. So andito naman yung ibang mga information about the minimum BNB na kailangan natin. Okay? And then actually baka 1 BNB lang to. Although nakuha ko kasi to doon sa Discord. And then September 9 game trailer. So makikita natin kung ano na ba yung game. Actually kahit mag-search kayo sa YouTube ngayon, wala pa tayong makikita na gameplay. Kasi as in hindi pa to totally na-release, but we are already sharing the information about it. September 12 contract audit. So ano naman to, self-understood na to. And then September 15 pre-sale 2.0. So yung mga hindi nakabili dun sa 1.0, so mamove yun dito sa 2.0. And then they have mini games na madadaanan din natin to as we discuss about the white paper. So meron din silang aside from Axie Infinity like na game, meron din tong mga yung tower defense, tapos parang basta may mga parang ibang games eh, like I'm not sure kung katulad ba yun ng Candy Crush or what, pero malalaman pa natin. So meron silang mga ganong activities pa within the game. October 12 marketplace launch, normal Monsta will be sold. So ayun, pwede na tayong bumili sa marketplace. And then November 15 yung money, so ito nga yung token nila, like CYT ng Dragonari, so ililist na yon on exchange. Okay guys, November 30, alpha testing. So same situation ngayon ng Axie Infinity. So usually andito yung mga early supporters din. Make sure lang din na kapag pumasok tayo sa game na to, we have our due diligence, do our own research. And ako, aminado ako, I'll take it as my third NFT game, pero I'll make sure na yung i-invest ko dito is yung, you know, yung kaya ko rin mawala. And then next is December 15, beta testing. And then Q1, Q3, and Q4, dito na yung public launch, staking, and meron din silang land na binibenta, same with what we are seeing sa Axie Infinity, sa Ember's Horde. And then yung money governance, so part of it din. Syempre, how we can sustain yung tokenomics ng game na to. Okay, so let's move to the next topic. So meron tayong FAQs dito guys. So when is the website white paper, roadmap, developer info will be released? So guys, na-release na paunti-unti itong mga to. So website and white paper, na-release na yung roadmap din. What we're only waiting is yung developer info. Pero nakita na rin naman natin yung mga executives, yung mga C-level. And as I mentioned, ongoing din yung mga Ask Me Anything na event. So which country developer came from? So Singapore. What is the governance token name? So sa kanya yung money. Kung sa iba CYT, AXS, so money yung sa Monsta Infinite. And when we can buy money token? So pre-sale will be on 3 to 4 weeks after the official release. So check na lang natin yung website para dun sa mga exact dates. Mamaya puntahan natin yung website then. And it will be around September 8. Yung cost ng money during the pre-sale will be sold for $0.1 so per token. So yung computation nito is around 5 pesos. But when we go to the website, nasa 0.15 na siya. So around 7 pesos din yon. And is money will be under ETH? No, it will be under BSC or Binance Smart Chain. And later on, we can check it then. And what is the cost per pet or Monsta? So yung normal na cost niya is $10 to $15. And kapag naman super rare yung Monsta na meron ka, so it will be auction from
0.2 BNB to 1 BNB, wherein napakita nga natin kanina, it will be around 5,000. So times 5 natin, so it will be 25,000. So limited to 2,000 Monsta and 1 Inception Monsta per person can be won during the auction. So yun lang yung mga information na meron tayo. And how many Monsta I need to build a team? So tatlo rin yung kailangan natin dito, guys. So guys, bilisan lang natin. So is the playing style will be similar to Axie? Yes, so full game will be card battle game like Axie, but lots of mini games. So tower defense, and siguro may iba pa silang mga mini games na ilalagay. So the next one is, do you have breathing, arena, PvP, and marketplace features? Yes, they have that. So makikita rin natin yung sa roadmap, and kung ano yung pangalan nun, makikita natin. Parang synthesis something yata yun. So tingnan natin sa website. Play to earn and scholarship, meron ba sila? Yes guys, so pinakahinihintay ng lahat. And I think what I like dito sa game na to is, dahil nga gusto nilang i-adapt yung meron sa Axie, and marami rin tong controversy na sinasabi nila na baka scam daw, kasi laging sinasabi na Axie Infinity related. But I think it's not intentional na parang magkaroon ng copyright. Most of the games are, ano rin eh, halos magkakapare-pareho rin ng mga concept eh. Pero for this Monsta Infinite, what they want to do is ma-address nila yung mga nakikita nila na challenges na meron si Axie Infinity before, and then at the same time with their intention na really to help during this pandemic. So pwede ba tayong mag-register ng maraming account? Hindi guys. So meron silang i-introduce na Know Your Customer, yung KYC, and it will be implemented to avoid yung farming bots and mga scammer. And kailan naman magiging available daw yung game? So magiging available siya after ng official release. So mga 1 to 2 months after nun. And it can be played using Android, iOS, and PC. So sana nga, di ba, makalabas din siya sa iOS. Kasi usually yung mga bagong NFT wala sa iOS eh. And then what is the mission, vision of Monsta Infinite? So Monsta Infinite is founded to provide an alternative to player who's already in the Axie Infinity or looking for similar game to have a lower starting cost of $30 to $45 compared to $2,000. So sabihin na natin na yun nga, nasa 15,000 compared sa 100,000 na kailangan natin as starting cost para sa isang team natin. So kaya nga kung $30 yan, 15,000 yung isang Monsta nila nasa 5,000 lang. So yung vision nila is to create a game and aid players, yun nga, to earn a living amidst this COVID-19 pandemic. So di ba, sobrang okay din yung mission nila. Okay, so let's go quickly lang dito sa website nila. So kanina kasi chinek natin tong white paper. So let's quickly go back lang dito. So kapag nandito tayo sa site, makita lang natin yung home. And then yun, gusto ko talaga sa mga games yung cute lang, madaling laruin, tapos pwede kong ipalaro sa kapamilya ko, di ba? Kasi nga, struggle din tayo sa time eh. And then, ayun, so makita natin dito, ano ba to, parang ito ba yung magiging SLP nila? We will see. So tingnan lang natin kung ano yung mga games. So meron siyang survival mode, Monsta War. So ito naman yung synthesis cloning. So baka ito na yung ano natin, PvE, PvP, tsaka ito naman yung breeding natin, yung synthesis cloning. So we will know more about it kapag na-release na yung game. Roadmap, guys, so ito lang din naman yung pinuntahan natin, pero at the higher level. So ito yung mga yon, idea phase, talent sourcing, smart contract prep, game logic planning, theme and art creation, pre-marketing. So guys, yung previous video ko, di ba, nag-share ako nung fan art. So dito siguro yon. And yung mga arts na yon, guys, hindi yon available publicly. So binigay din sa atin yon ni Monsta Infinite para ma-share natin sa inyo. So part siya ng pre-marketing. So website and white paper. So yun nga, na-release na to, guys.
So meron na ring mga private sale. Nakakuha ako ng information na flooded talaga yung email nila because of this. And whitelisting and game strategy release, so August 26. So malapit na to, guys. Ito yung kailangan nating abangan para makasali tayo doon sa pre-sale. And then AMA sessions, ask me anything. So marami to, pero I got information na today yun nga si Prof T-Rex, she will release an interview with the CEO today. So baka mga around, siguro ngayon na yun, mga in 20 minutes, 6 PM. And then Monsta Barter, September 1. So ito lang nakuha kong information. Ang background nito is yung 4,000 nga na Inception Monsta na meron sila, yung kalahati nun is magiging available na for selling. And then yun nga, pre-sale 1.0, trailer, contract audit. So ito rin, basically ito rin yung mga na-mention natin kanina, guys. Okay? So more to follow. So make sure lang natin na i-visit natin yung website para updated tayo. Okay? And then for the money, so yun nga, guys, yung Monsta Infinite token is the BEP20 governance token for the Monsta universe. Monsta holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in the key governance votes. Players will be able to earn money when they play various games within the Monsta Infinite universe. So, para lang din dun sa mga bago sa crypto games. So, ni-research ko na rin para sa inyo, guys, yung BEP20 is a token standard on Binance Smart Chain that extends ERC20. So, the most common Ethereum token standard. So, ibig sabihin, okay din tong BEP20. And as you know naman, guys, kaya naman merong mga blockchain games is because ang bottom line yan is yung trust, eh. Parang gaano tayo magtitiwala na yung digital wallet natin or yung digital banks will not cheat yung pera na yung mga transaction in the background. So ito yung mga yon, guys, yung BEP20, yung ERC20. So they allow yung system na to para maging secured and mas maging trustworthy for all of the people. Kasi nga we always hear about yung decentralized. It means na nga parang people are also dictating the economy with a secured system. Okay, I hope that's clear, pero baka mukhang technical pa rin yung nasabi ko. Sorry, guys. So yung BEP20, so completely decentralized, interoperable with other frameworks, smart contracts implementation, BEP20 compliant, verified source code, customizable decimals, cross matching with BEP2 dual chain architecture. So technically, or on the IT perspective, so yun, we can guarantee na secured din siya. And kung meron tayong mga MetaMask, so we can already use this, kasi nga required yung mga wallet natin, guys, para makapag-interact dun sa mga systems. So yun lang, instead of Ethereum yung gamit natin, so Binance Smart Chain yung gagamitin natin. So kung naka-follow ka naman sa channel na to, sa mga previous videos, we showed how to set up MetaMask sa Axie, sa Dragonari, and this dito sa third game natin, yun, siguro naman mas aware na tayo dun sa background niya. Okay, what else? Yung staking, so as you can see, part siya nung next year ng mga activity. So share lang natin ano ba yung staking sa crypto. So staking cryptocurrencies is a process that involves buying and setting aside a certain amount of tokens to become an active validating node for the network. So by simply holding these coins, the buyer becomes an important piece in the network security infrastructure and is compensated accordingly. So meron silang nakukuha na interest doon kung sino man yung mga siguro investor na rin dito sa game na to. So that is aside from, syempre, yung play to earn, yung concept naman niya is we're doing mining, we're trying to help in solving complicated mathematical puzzles and all. So yun din yung concept niya. And if you want to know more about crypto, so marami nang available online.
magbasa-basa lang tayo doon and mag-search lang tayo. And for me, kung meron kang mga questions, definitely we can learn from each other. Kasi ako hindi ko naman masabi na expert ako dito, but somehow, you know, we are really putting time para matutunan din natin to. Okay guys, I think that's it for this video. I tried to make it quicker as I can. So thank you for watching and don't forget to like and subscribe, share this to your friends, especially sa mga naglo-look forward din sa September, sa August 26 of September, para sama-sama tayo na makapag-share ng knowledge about this game and about our experience sa Monsta Infinite. That's it guys, thank you and stay safe. Bye.